Good morning, dear students, and welcome to our lesson 3 in physical science, the polarity of molecules. So, sa lesson na ito, i-discuss natin ang mga concepts kung bakit ba mahalagang pag-aralan natin ang polarity of molecules at ano ba ang kinalaman niya sa chemical bonds. Okay? Remember, the reason why pinag-aaralan natin yung certain topic na ito ay dahil sa iba't ibang uri ng chemical bond. Okay? At ang understanding natin sa polarity of molecules ang siyang magiging foundation natin sa mga susunod pang lesson. Okay? So, be ready with your activity. You can take down some notes and be mindful of the pointers along the lesson. Alright? I hope you all enjoy. And so let's proceed with our first topic. So, balikan natin ang pinakatanong na, why do we have to study polarity of molecules? Bakit nga ba mahalaga na maintindihan natin at maunawaan sa mas madaling paraan kung paano nagbabond ang mga iba't ibang uri ng molecules? So, dapat nating maintindihan na unang-una, it is the key to understanding chemical bonds. So, ito raw ang susi at ang makakapagpaliwanag kung bakit nag-i-exist ang mga chemical bonds sa matter. Palagi nating tatandaan na ang dahilan kung bakit matitigas ang mga solids, kung bakit umaagos ang mga liquids, at kung bakit hindi natin nakikita pero nararamdaman natin ang mga gas, ay iyan ay dahil sa iba't ibang uri ng chemical bonds. Always remember that matter appears to be a material matter because of the bonds of molecules. So, magbalik tanaw tayo sa properties ng solid, liquid at ng gas. Okay? So, re-reviewin lang natin. Una sa solid, these particles are closely packed together. Okay? Sila ay dikit-dikit, may kakayang mag-vibrate, pero hindi sila nakakagalaw. Kasi nami-maintain nila yung shape nila, unlike sa liquid, na ang particles ay medyo may pagkakalayo. Kaya natitake nila yung shape ng kanilang container. Yun. Kaya umaagos ang liquid. At sa gas naman, they can freely move around in all directions at kaya nilang i-take ang shape rin ng kanyang container at mag-spread out. So, yun. Three basic differences ng three states of matter. Ngayon, nakikita nyo ang isang halimbawa ng atom. Alam natin lahat na ang molecule ay gawa sa iba't ibang klase ng atom. Diba? Basically, molecule is a group of atoms. Ngayon, yung mga atoms na to, para makabuo sila ng molecule, kailangan nila ng isang malakas na puwersa. They need a strong force of attraction between them para magmaterialize sila. It's either magiging solid, liquid, or gas para sila ay mag-stabilize. At pag sila ay nag-stabilize, sila ay either magiging solid or liquid at ang iba naman ay nagiging gas. At ngayon naman, hapyawan natin ang iba't ibang uri ng chemical bonds. Iyan. Halimbawa, pag nagpupuni tayo ng papel o nagbe-bend tayo ng bakal, kung mapapansin nyo, yung papel, mas madali nating mapupunit kaysa sa bakal. Yan ay dahil ang force ng bakal, ang bonds between them, ay mas malakas kaysa sa puwersa na nagdidikit-dikit sa mga hibla ng papel. Diba? So, tatandaan natin, so katulad ng sinabi ko sa former part ng video,
na yung atoms ay merong mga charges which is responsible for chemical bonding. Kaya nga attraction, di ba? Parang sa magnets. Unlike poles attracts. Okay? So, lagi nating tatandaan, there should be the presence of the positive and the negative charges. So, may tatlo tayong uri ng chemical bonds. Ang ionic bonding, ang covalent bonding, at ang metallic bonding. Ngayon, sa lesson na ito, tayo ay magpo-focus sa tinatawag nating covalent bonding. Okay? So, ang tinatawag nating covalent bond. So, balikan natin yung basic English description niya. Well, ang covalent bond, ito ay napoform kapag mayroong nagaganap na sharing of electrons. Okay? Kapag may sharing of electrons between both non-metals. Okay? So, laging tatandaan ang keywords para maalala nyo yung tinatawag na covalent bond, sharing of electron, tsaka both non-metals. Okay? So, magbibigay ako ng mga halimbawa ng ganun, di ba? May magtatanong naman, bakit kailangan mag-share ng electron between non-metals? Okay. So, ang sagot po dyan, remember, bakit nga ba nag-share ng electrons yung mga atom? Ito ay para ma-stabilize yung atom na yon. Diba? Isang napakagandang example nyan ay ang element na oxygen. Diba? In nature, yung element na oxygen, iyan po ay highly flammable. It is combustible. Diba? Sa Tagalog, nasusunog, sumasabog. Yan. Yan po ang ibig sabihin nun. E paano po yung teacher? Oxygen, hindi ba yun yung ini-intake ng tao? Diba? Kaya nga sa process ng covalent bond, actually, ang let's say, kumbaga sa pagkain, yung edible o yung allowed lang na intake ng katawan mo ay yung tinatawag nating oxide. So, it requires two elements which are both oxygen. So, O plus O para makaproduce ng oxide. Diba? So, yun yung hangin na ini-intake natin. Diba? Let me do the correction for that one. It's not pure oxygen. Kasi si pure na oxygen, yan ay combustible. Okay? So, sa example video na to, makikita nyo, this is a tragic footage. This is from China actually. Sila ay nagmamanufacture ng pure oxygen, which is for industrial purposes. Ginagamit lamang po yan for production and other metal works. Kung makikita nyo, ayan, ganyang kapaminsala ang pure oxygen. Highly combustible po siya, and actually, that is one of the foremost requirement for combustion or para makapagsimula ng apoy or explosion. So, kung tayo ay magre-reflect, kung iisipin natin ng maigi, yung covalent bonding, it's actually in nature, di ba? Natural na siya sa environment. Halimbawa yung example ko, di ba? Para makahinga yung tao at yung mga hayop, kailangan natin ng oxide, yung O2 na tinatawag. Simply, these are two molecules of oxygen. Diba? Hindi kailangan ng i-induce yung process, hindi kailangan i-manufacture yung air na ihinga natin kasi the atmosphere itself, it produces it naturally. Sa papanong paraan? By covalent bonding. So, uulitin ko, isa sa mga, let's say, positive side ng natural occurrence ng covalent bonding in the nature, ayan, is the production of such elements which are bonded together na hindi nakakapaminsala sa tao, diba? Kasi yun naman talaga ang
key sa nature, di ba? For us to survive, having all of these natural elements, kahit in nature sila ay mapaminsala. So it occurs in the nature, yung covalent bond. Katulad ng yung hydrogen, yan, dihydrogen, dioxygen, tsaka dichloride. Yung mga molecules na ganito, yan yung mga tinatawag nating diatomic molecules, diba? Yung prefix niya di, meaning dalawa, and atomic, two atoms in a molecule. So, dyan muna nagtatapos yung part 1 ng ating video. Because for our next discussion, on the next video of course, ay magre-review tayo kung paano ulit kunin ang atomic number, ang mass number, at ang number of neutrons sa isang element. Okay? So, tayo ay gagamit ng periodic table for our next video. So, I do look forward. If you are having still some confusion, you can always go backtrack on the video, and I look forward na mas naintindihan nyo, of course, yung discussion natin ngayon for the next lesson. So there will be 3 parts of the video. So this is going to be the end of the first part, and we now proceed to our second part. Okay? Have a great day then, and stay safe.